professional. So, tanggap na ako. I promise, ibibigay ko sa'yo ang pinakamagandang picture sa buhay mo. Sample works ko. Sana magustuhan mo. Hindi mo nagustuhan? Mas maganda kasi yung sample works ni Red eh. Sana sinabi mo na kahapon pa. Sana hindi mo na ako pinag-aksaya ng panahon. Mauna ka na. Ang dami ko pang trabaho dito eh. At saka, busog pa ako eh. Sige, mauna ka na. Oo, busog pa ako. Kasalanan to ng teachers natin ng grade school pa tayo. Kung bakit si Gabby yung lagi ko nakaka-partner. Wait! Kailan pa kayo natutong mag-cutting class? Ikaw, grounded ka for 1 week. Pagkatapos ng klase mo, sa bahay ang diretso mo. Ano? Di ba tumulto? Nanan na umay na dyan! Kinan na to! Naginip lang to. Matagal na wala ang mami mo. Huwag kang pakilig sa kanya! Sinungaling! Hello, Tor. Oo, oh, nasa akin yung helmet mo, kaya nga gusto kitang makausap eh. Alam mo, pare, masama yung kutob ko dito sa helmet mo eh. Teka muna, nasaan ka ba? Cutting classes ka na naman, no? Hello? Hello, Tor? Hello, pare, choppy ka, wala akong marinig. Hello? Hello, hello? O ano? Andre, tara, kunin natin yung helmet. Sayang lang yung pagkakataon mo. Dali, kunin natin. Hindi pa nakating si Amboy, dali. Yes? Kunin natin, o sayang. Kanina pa kita hinahanap. Yung helmet ni Red, kukunin ng Goth Boys. Ano? Paano mo nalaman? Ewan ko, basta kukunin nila. What? At anong balak mong gawin dito? Tinitignan lang. Masyado ka na mga high blood. Ano naman tingin mo sa amin? Magnanakaw. Oo. Ang ginagawa naman. Bakit? Talaga, hard kila naman. Kayong dalawa, anong ginagawa niyo dito, ha? Ito. Sa pang high blood. Tara. Maya, salamat, ha. Maya, bakit? Ha? Paghawak ko dito sa helmet. Parang nakakita ko ng sundalong hapon. Tuguan. Hindi na napanaginipan ko. Baka sa kanyang helmet na yan. Kailangan makausap ko si Torat na to. Liz? Nagpapasalamat si na Red. Dahil kung hindi dahil sa'yo, baka nakuha na ng Goth Boys yung helmet nila. Liz, saan ka pupunta? Hindi dapat ako nakinig sa boses na yun. Kasalanan yung ginawa ko. Wala kang kasalanan. Hindi mo ba ako narinig? Natulungan mo si Red. Hindi, Maya. Yung devil yung tinulungan ko. Pinakinggan ko siya, sinunod ko yung gusto niya. Liz, hindi. Kung anong meron ka, gift yun galing sa itaas. Gift? Anong klaseng gift yun? Ginugulo ako, ayaw akong patahimikin. Ginagawa akong weirdo sa lahat. At ang pinakamasakit, hindi ako matanggap ng tatay ko dahil doon. Liz, hindi. Hindi weird ang tingin sa'yo ng lahat. Dahil kaming mga kaibigan mo, tanggap ka namin. Ayaw kita maging kaibigan. Ginagamit kang instrument ng devil. Nilalapit mo ako sa kasalanan. Nanaginip pa ba yun na meron akong ganito? Ay, anong gagawin? Ako nga rin eh. Nanaginip ako. Tinotorture daw ako nung hapon. Habang nagsasalita nang hindi mo maintindihan? Oo. Tapos pagising ko, naliligo na raw ako ng tubig. Ako din! Pagkagising ko, nakalagay na yung una sa mukha ko. Hindi nga akong makahinga. Eh, paano naman mangyayari yung di mo naman inuwi tong helmet? Bakit? Ako naman nakapulot na ito ah. Kaya may karapatan din akong multuhin. Ano kaya ang gusto sabihin sa atin ng Japanese soldier? Baka sa kanya tong helmet na to, dinahanap na niya. Sa tingin ko, kailangan na natin ibalik.
Paano may babalik sa ghost lost and found? Eh, di ibaw natin ko sa mga inukay. Punta natin mamaya. Di ko man lang naiuwi. Unfair. Fair, unfair. Kagabi, kung sinabi ng papa mo na patay na ako, dapat kalimutan mo na ako. Naramdaman ko na wala akong magagawa kung sundin mo siya. Nung lumabas ka ng pinto, akala ko hindi ka nababalik. Ma, alam niyo naman di ko magagawa yun eh. Kaya lang nakakaintindi sa akin. Kaya lang natatakbuhan ko pag may problema ako. Eh di dapat masaya na tayo. Eh bakit ganyan ang mukha mo? Ma, bakit ganun? Yung mga taong mahal ko, pakiramdam ko, unti-unti na silang nawawala sa akin. Hula ko, hindi na tungkol sa bahay ang pinag-uusapan natin. Ma, si Red yung pinili niya. Kahit ako yung una niyang kinausap, si Red pa rin yung pinaboran niya. Kung may magagawa lang sana ako sa problema mo, anak. Mama, ano po? Hindi mo kayo, wala naman si Mami ako na. Eto na. Friend, hindi pa rin sinasagot ni Lloyd yung phone niya. Nakailang missed calls na ako, tsaka kagabi pa ako nagte-text sa kanya. Alam mo, ngayon lang nag-react si Lloyd ng ganito. Maraming beses na kami nag-away, pero isang sorry ko lang sa kanya, bati na kami kaagad. Eh kasi naman, girl, paminsan-minsan, kailangan mo maging sensitive eh. Parang skin ko sa mga nararamdaman ng ibang tao. Sport naman kasi si Lloyd eh. Alam kong maiintindihan niya pag meron mas magaling sa kanya. Na paminsan-minsan, natatalo siya. Na ang kaibahan nun, ikaw mismo yung pumili. At tatalo siya kay Red. Eh ano naman ko sa ganun? Yan ang hirap sa'yo eh. Magaling kang writer. Magaling kang editor. Pero minsan, yung lagi mong kasama at lagi mong katabi, hindi mo na alam yung toong balita sa kanya. Spirits! Tols, wag na. Nahihilo ko, may appendicitis ako eh. Appendicitis sa appendix sa tiyan yun, hindi sa ulo. Oo nga, tsaka maglalaan lang naman tayo eh. Tara na nga! Oo, arte-arte. Tols, sa sign! Tayo tumuloy. Hindi, tutuloy tayo. May nahulog na, natakot ka na kagad. Oo nga, tara! Tara! Aba, sinaswerte kayong dalawa dyan, ha? Bakit? Ikaw ang nag-ukay, di ba? Ikaw ngayon ang magbalik. Bakit? Minulto din naman kayo, ha? Tumigil ka na nga dyan. Ayaw ko ba magre-reklamo kung kailan tapos na? Bilisan mo na nga. Bilisan mo, babutan pa tayo dito mga roving guard eh. Dali! Napatagal pa eh. Okay na, nakabaon na eh. Tama na yan. Ayan mo eh. Rest in peace. We'll be right back.
Kato! Yung mga hapon! Andito po yung mga hapon! Nandiyan yung mga hapon! Oh, what are you doing here? Ano nangyayari sa'yo? Nato! Dok, alagaan mo yung pamangkin. I think he has a problem. Sensya na po, Father. Nano! May nagbumultong helmet? May isang batalyon na hapon? Ano kasi nung aliyan nato? Ba't ba kayong maniwala sinasabi ko? Dahil hindi totoo may multok maligno! Gawa-gawa lang yan ang mga taong naghahanap ng masisisi sa mga kamalasan nila! Kaya nga sinasabi ko, mag-aral ka lang mabuti para hindi na kukulong yung utak mo sa mga wala kakwenta-kwentang bagay! Papagod na ako eh! Nagsasawa na ako kakasermon sa'yo! Hindi mo ko sinaintindihan kung gaano kalaki sinasakripisyo ko para sa'yo! Hindi na ako ng pamilya! Nag-asawa! Kung alam ko lang na ganyan yung gaganti mo sa akin, hindi na sana kita inalagaan! Kaya mag-alala ko, Yadong. Simula ngayon, hindi na kayo mahihirapan sa akin. Tao po? Tao po? Everything's alright.
Put your heart in my head.